no suckers. Yeah, no suckers, no suckers, no suckers, no suckers. I left. Ano, si Master Pit, medyo ano lang, plain and simple na ano, Joker, pero yung charisma niya, yung pambato niya. Para sa akin, ako yung antidote sa mga ganong style, yung lalim-laliman. Laridel, abangan nyo ako at bibigyan ko kayo ng magandang laban at meron kayong matututunan. Salute sir, as a teacher, salute as a battle MC, pero pagdating sa stage, iba talaga, men. Hindi na nagmamatter sa akin kung anong natapos mo or ano. Basta battle MC to. Ilang taon na ako sa battle scene, sobrang hindi mo pwedeng underestimate yan. Flip-top zoning 15, nandito pa rin TIU Theater Makati. Pang-apat na nalaban ngayong gabi. Isang malaking shoutout sa lahat ng mga kasama namin dito, sa mga nagpapaandar pa rin ng liga, nagsisilbing gasolina namin para ipagpatuloy ito. At syempre sa lahat ng support ang tunay, online pa rin. Flip-top pag-ingay para sa sarili nyo at mga kasama natin dito. Zoning 15, calm before the storm. Syempre abangan nyo susunod na event natin, parating na Ahon. Shoutout sa Represent Collabs, lahat ng mga tumutulong sa buong liga. At sa kanan ko, Tagum City Represent, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Plaridel. Sa buhay, dapat laging positibo, hindi naman to drug test na kailangan negatibo. Shoutout Candelabra, kay Kayton, kay Michael J. Cano, Fedi, Niog, Scandals, and Yongski. Let's go! Yeah. At sa kaliwa naman, GMA Cavite at San Pedro, Laguna represent, para sa inyo mag-iay tayo lahat para kay Master Fit. Hindi na ganun kainit, lagi na lang maligamgam. Ang dating tamis ay biglang tumabang, di na tayo nilalanggam. Yo, what's up? Shoutout nga pala, Real Jokes Clothing, Hypebeat, Egocentric, Black Manila, kay Papa Kels, Crown Manila, Rap and Ralph. At sa pangkat ng Amol, yan, subscribe kayo dyan. Kay Legit TV na may kasamang... Nanalo ng coin to si Master Fit. Pili niya mauna si Plaridel. Tigdalawang minuto dapat. Pahinga natin to. Unang banat, zoning 15. Plaridel. Go Bloods. Game. 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 Go Bloods. Master Fit, Master Fit, Master Fit. Isang hip-hop na diwende. Mukha kang grade 4 na estudyante na meron ng bigote. Itong si Tanda, sasabunin ko ng kutsa. Maliligo to ng tukso. Yung mukha niya pang panganay, yung height niya pang bunso. Siya ang OG ng mga maligno, siya ang ninuno sa punso. Sir Arik, ako yung MC na novice. Tapos 20 days preparation lang, binigay mo short notice. Isang immature na premature father figure na miniature. Itong midget fool, mababaw parang kiddie pool. Sa sobrang niyang short, di umabot ng middle school. Pag nagpipintura to, gamit brush ng pedicure, pangarap niyang kurso sa college, BS liit triture. Isang pabayang rapper abusado. Lumulobo kanyang ulo, kaya lumiliit yung capstick. Kaya lumiliit yung cap space ng flip-top, minimum contract ni veterano. Kasi sa battle, puro ha, puro ha. Ang sagwa mong pakinggan, puro ha, puro ha. Ikumpuruhan kita dyan. Puro ha, puro ha. Hinihingal na ba't kinakapo sa hangin? Wala na bang ibang masabi sa pagpapatawa? Sino ka? Si Charlie Chaplin? Puro ha, puro ha. Pabalik-balik na lang parang lumang tugtugin galing sa lumang kalaban. Mistula kang ancestral home. May lumang matutuluyan. Isang construction worker na naghihikahos. Pero kahit sahod ay kapos, grateful pa rin si boss. Grateful pa rin si boss kasi nga pinagpala siya ng Diyos.
Pero marangal yan na trabaho. Wala nang argumento. Siya ang best example ng masang Pilipino. Kaya kahit doble-doble na yung kayod, di ka pa rin kikita ng ginto. Sasahurin pa rin ay tanso. Kahit kumayod kalabaw ka pa, sapat na sa iyo ang tubig at damo. Mismo, ikaw ngayon ay nagtitiis. Walang effect yung akata effect. Walang salary increase. Mga anak mong may gatas pa sa labi, kalagayang kalunos-lunos. Mga labing di man lang nagkagatas, ama nila'y walang pantustos. O ikaw tong rapper na magiting, ako tong rapper na hindi man magaling. Pero masakit mang sabihin, ako tong rapper na marami pang bigas na kakainin, ikaw naman tong rapper na wala ng masaing. Kaya kaliwat ka na ang utang ni pare. Puro ka atraso, kaya buhay di umaabante. Di ka pa rin stable, kahit puro ka na balanse. Di ka pa rin stable, kahit puro ka na balanse. Kaya huwag kayong matakot sa inidorong walang tao pero may tae. Yan ay palatandaan na isang taot, gagot, irresponsable. Kaya set the alarm para ikaw pa'y makabangon kinabukasan. Ngunit hindi ka na kayang alalayan kahit kamay pa ng orasan. Daig mo pa ngayon isang handicap. Kung pagod na iyong katawan, paano pagagana iyong body clock? Unang banat, Master Pete, pangga natin! Gang! Gang! Gumagumo nun! Pakero! Pakyo! Tinang ina ka, nagjo-jokes ka na rin. Nakala mo talaga? Si Anigma naman, ooh! Naiintindihan mo ba talaga? Tangina, puro ka ha! Maliliit kung ano-ano pa. Haka ng ha! Iniba na! Gusto mo ng ya? Ya? Ha! Ya! Yabihin ko mukha nitong si Plaridel! Ya! Yayain ko yung bading na to na maghotel! Ya! Tunog na parang kami na sa carousel! Yak! Kinikilig, bading nga itong si Barbidel! Okay ng ina mo ka? Game! Game! Galing din pala ako ng future. Laking gulat ko, nandun ka pa. Nakita ko nga doon si GL umiiyak. Si Pakundo patay na pala. Lahat ng MC, battle MC, pati mga audience nagluluksa, ikaw lang yung masaya. Tangina, inantok si Pakundo sa mga rounds mo, paghikab, naglak yung panga. Oo! Na-stroke si Pakundo nang dahil dito mga chong. Tinry by di i-survive ni Boss Arik, minaw tumat, kaya lang namatay siya na kaganun. Tandang-tanda ko puta, Sabado rin pala yung gabi na yon. Puta, parang nangyari na to ah. Pakundo, balik na rin yung brief mo kasi mamaya na pala yon. Game! Ina mo ah. Itong si Plaridel, wala tong caliber. Di makakahalik sa etits ko, katiter. Ang masasabi ko ay welcome to Manila, sir. Huwag kang lalamya-lamya na nanakita ko ng teacher boy. Real talk yun, mga tol. Kaya shoutout nga pala sa teacher ko nung second year. TLE. Ma'am Pintor. I love you, ma'am. Sikat na ako. Kalabang ko, battle MC na guro. Palakpakan. Ibang klase. Na ang paborito mga estudyante, yung mga tindig bahinante. E na kada laban, palaging sinasabi, nakapagtapos ako, may diploma ako. Oh, tinatanong ka ba? Ako nga, may winelding na muka, may tinanggalan ng gallbladder, may minasahe ng jackhammer. Pinagyabang ko ba? Sige, ikaw na. Nakapagtapos ka na, may diploma ka na, may master's degree ka na. Ang tanong, masaya ka ba? Ha? Kung gano'n eh, bakit nandito ka pa? Ha? Kasi para sa akin, sir, kahit ano pa lang natapos mo, basta nasa entablado ka ng flip-top, paparantaduhin lang kita. Yeah. Sa labas mo ako yabangan, re-respetuhin kita. Ipagmamalaki ko pa sa iba na nakasalamuha kita. Pero kung babanatan mo lang ako ng estilo mong napaka-boring at nakakatamad, inuulit-ulit ko lang sa'yo, Brad, yung ganyang abilidad ang magpapakilala sa'yo kay God. Meron kang master's degree? Ay, hindi, meron pa pala. Walang silbi ang profession mo. Yung profession ko bilang rapper hindi natatapos. Tanginan lang, ang lakas ng loob mag-angas ng kanya mga natapos. Pagpunta mo naman sa bahay, pagbukas mo ng rep, yung laman puro sapatos. Kinang ina ka. Meron kang master's degree?
request, pakinggan mo ang aking master's degree, Chong. Sunod ka mula round hanggang 1, sunod ka mula round 1 hanggang 3 sa init na third mapaking degree burn. Yeah, lalim-laliman sa battle, puta, wala namang kunik. Ganyan na ganyan si Akata nung tinalo ko, ayun, hindi na nakabalik. Ako, kagagaling ko lang sa pahinga, hinahanap na ulit. Kagagaling lang sa takit, pero ngayon ay lintik pa rin ang pagbabalik. Ha? Ikaw, pinabalik ka ni Arik para alamin kung may natutunan ka. Kung may ilalakas at may ilalabas at para naman maliwanagan sila. Kasi ang boring talaga ng estilo mo. Tanga lang yung mga nagsasabing mabangis. Linya niyang mabangis. Chismosang may bayag, maritestes. Pukin ang ina. Chismosang may bayag, maritestes. O baka magribat ka pa, best, please, wag mo nang i-contest. Pukin ang ina, kasabi niya kay Pistol. Pag sinungaling ang tao, di pwedeng tanghaling tapat. What's up? Wordplay ba yung cap? Buti hindi kasi ng panlipistol ng dibateryang burat. Kinangina ka. Sabi niya pa, oh, sa anesthesia nakarely, kaya di masyadong nasasaktan. Anesthesia. Anesthesia. Pukin ang ina mo, wordplay, gad ka nga talaga. So, paano pag tinawag ka ni J Black dahil kailangan kanya? Sisigaw na lang si J Black ng bayag. Ra-ra-ra-ra-ra-ra. Oh, bayag. Ra. Utang ina mo ka, wordplay gadyangan talaga. Madali lang mag-wordplay, madali lang magmalalim. Yung estilo mong pang-elementarya sa akin, di mo pwedeng bigyan ng diin. Madali lang salungatin ng yung mga salawikain. Alam mo ang yung mortal sin? Yung nagpapasulat ka na nga lang tapos di mo pa kayang pagtugmain. Yan, sa madaling sabi, kulang ka pa sa diin. Wala akong pakialam sa yung mga hinaing. Rap battle to sir, labas dito ang yung mga suliranin. Kaya sige, tumula ka lang dyan dahil tatlong rounds lang naman kitang babaliwin. Pangalawang barat, pahingan natin! Game? Hardworking na construction worker. Ulirang ama, isang good provider. Halimaw na freestyler. Joaquin Phoenix, magaling din siya na joker. Pero babala, hinay-hinay sa pagnguya, sa matatamis ko na hirit. Magaling ako mag-sugarcoat, pagkalaban ay diabetic. Oo, sugar coating sa nalalamig na oldie. Bigyan ng jacket yan, pagkat ako sa'yo ay nawiwili. Pero sad to say, kahit meron ka pang money, diabetic itong si Tanda, hindi ka pwedeng sugar daddy. Time will heal all the wounds. Kasabihang nakakaaning, may diabetes ka. Ikaw at ang sugat mo parehong hindi gumagaling. Dalawang paa ay mapuputol. Ikay magiging disabled. Katagang if you were in my shoe, hindi na sa'yo applicable. Katagang if you were in my shoe, hindi na sa'yo applicable. Walang hangganan yung sakit. Ikay sinawing palad. Paano ka pa makakapag-move on? Eh hindi ka na makakalakad. Kasi sa bisyo ay lulong, kalusugan ay sinigad. Naniningil lang yung katawan, pero sa ospital ka magbabayad. Hindi ka ba nakakaramdam ng guilt? Hindi ka tumatangkad, pero tumataas iyong hospital bills. Walang diskwento, walang PhilHealth. Alam niyo reason, mga chong? Magaling siyang mag-file ng hollow blocks, di niya alam mag-file ng application form. Nagmamahala na daw mga bayarin, lagi kanyang bukang bibig. Kahit wala raw siyang PhilHealth, meron naman daw siyang pag-ibig. Kaya RIP, tapos na ako sa pambobola, ikay aking ibabaon. Paano pa kita mabibilog kung ikay nay nakakahon? Kaya tumahan ka na pare, sa libingan ka na dali. Mayo, rest in peace, parang pumanaw na alkalde. Kasi life is too short, stay humble. Alam mo naman kung ano ang tama sa mali, sa sobra at kulang. Malaki ang kaibahan ng may edad sa may gulang. Malaki ang pagitan, kahit isang letra lang diferensya ng yumayabong sa yumayabang. Kasi malayo-layo na raw ang kanyang narating. Marami-rami na raw ang kanyang punong natanim. Pero sa resulta at bunga pa rin ay salat. Para kang bugoy na kuy-kuy. Tatlo-tatlo yung asawa ni isa walang anak. Ano yan? Para sabihing matipuno at tanyag, macho at pumapalag. Para sabihing maraming ari-arian wala namang bayag. Mapagpanggap itong lintik, parang mapagbigay lang na in-check. O di kaya'y concerned citizen na vlogger na mas marami pang dalang camera kaysa ayuda niyang bit-bit.
Umaarting mabait. Umaarting mabait. Abay di ako nai-impress. Umaarting mabait. Niliteral mo lang yung act of kindness. Oo, mapagbalat kayo. At lumalala ang sitwasyon nitong aking kamatch. Parang DJ tapos may allergic reaction. Scratch siya ng scratch. Yan ay problema na seryoso. May eksema tapos mapagbalat kayo. Isang taong may sakit at may sakit ang pagkatao. Malupit ka talaga. Sabi ni Enigma, oh, naintindihan mo ba? Putang ina ka, construction worker, pinagsasabi mo? Technician ako, gago. Tama-tama, di mo alam? Ang ina, teacher niyo, chismoso na, mali-mali pa. Ayup ka, such a fucking liar. You know what? That's the reason why God made this middle finger. Ang ina mo ka. Game! Sinilabutan na agad, hindi pa nga sinasagad ngayon na may kinakausap ka ni San Gadnica. Sa loob ng katawan ni Master Pito, na malaman mong hindi ka pwede dito. Rap battle to, brother. Di lang ito basta paluan ng paddle. Para kang nagsasagwan sa gitna ng karagatan tapos ang nakasalubong mo ay si Roger. Yeah! Sasampalin kita ng ari na may haki ng hari. Yan. O, ito'y laban ng Roger versus isang si Chibukay lamang. Dopla mangi. Kasi ganun na lang mailalarawan pag tayo pinaghambing. Para kang bulalakaw na paparating. Este bading. Lahat kami nakatingin, tapos ting! Walang humiling. Tangina. Kasi ano bang aasahan sa'yo? Yung mga runs mo na ininsayo mo habang nagtatabas ng tubo? O yung mga assignment mo na nilimos mo na naman sa kagrupo mo? Tangina mo, bistado ka na bro. Tangina, kasi ibang klase to. Sabi sa akin na mga naging kaklase mo, Pangalan ko daw yung palaging bukang bibig ng mga anak nila tuwing klase mo. Kasi, ganto mag-lesson ang person na ito. Listen. Okay, kids? Magbigay ng salitang tutugma sa katagang Master Pete. Master Pete. May nagtaas. Sir. Ay, ma'am. Maliit. Sabi, sir. Beautiful. Pukin ng ina. Next. Magbigay ng salitang tutugma sa katagang maghanda. May nagtaas ulit. Ma'am, sir, matanda. Okay ng ina. Very good. Gcas niyan. Okay na. Takma ko eh, no? May nagtaas ulit. Yung makulit. Sabi oh. Sir, ma'am, meron pa pala. Ano? Baklang matanda. Okay ng ina. Nagalit si sir. Tang ina, tumaas yung kilay mga bro. Sabi niya, oh, giatay kayo. Puki ng ina mo, ikaw ay bading na panot. Puki ng ina mo ka. Yung asawa mong si Yan Bernardo, maganda. Rurururururarara. Oo, maganda. Kaso mukhang malabo nga lang yung mata kasi minahal ka niya. Bas. Sa pagsasama niyong dalawa, mukhang hindi na siya masaya. Kaya, hindi ko siya titirahin. Basta tayo sa mga tirahan na ganyan, puta. Kaya ikaw na lang ang tutumbong ang korepa. Hindi maliit, hindi malaki, pero alam mo na, goma-goma. Yeah. Putang ina ka, talagang matutroma itong ating nakama. Wasak pati kama. Pag pinuto ko to sa mukha mo, mas malakas pa to sa pagsabog sa Hiroshima. Oh, para walang madamay dito, teka. Goodbye kayo sama. Puta, oh, wala nakakuha. Isa pa. Para walang madamay dito, teka. Goodbye kayo sama. Wala talaga. Okay lang. Kasi para kang si Seltang ina mo. Lahat na yata ng tamod sa Dabao, nilunok na nito. Ako si Master Pito, bataan ko lang si Dr. Jero o ano, lilika ko ng Android na nakaprogram lang para wasakin yung tumbong mo. Ina mo. Kasi ikaw ay bading na panot. Ha? Tangina. Kakailanganin mo ng 7 Dragon Ball bago mo ko talunin, tol. Kaya lang yung dalawa doon natatabunan ng aking malalagong bulbol. Gayahin mo si Tipsy D. Gumawa rin kayo ng energy ball. Kaya lang ang magtaas ng kamay. Talagang aabutin mga tol. Yeah, joke lang. Pero try nyo rin. Tanginan to. Public figure na gustong maging public servant, pero hindi pa rin nakontento. Naghangad ng kasikatan, ayun, mukhang tanga dito. Tanginan. Dabaw represent pero yung dila ubod ng purol. Alam mo tol, hindi lang ikaw yung nasasaktan pag nababanggit dito yung katagang Bisakol. Yeah. Yung tatay ko Bisaya, yung tatay ko Waray. Kaya naririnig ko yung sinasabi ng puso mo, ang sabi. Aragay, aragay, puki ng ina, bading ka talaga bay. Tangina, hindi ka nalang namuhay ng matiwasay. Alam kong taga-tagum ka bay, pero dito ay malabo kang magtagumpay. At last,
binabalaan ko yung mga hurado na boboto at mangungonsinti dito. Lumayo-layo na kayo sa akin kasi X na rin kayo. Ano? Mayabang, masakit ba sa eardrum? Inulit ko lang naman yung sinabi ni Aldo Lunes kay Lipram. Taan. Lingbarat, pahinga natin! Go, Vlads. Gusto maging Zaito o susunod na sinyo balang araw. Kaso, nakikisilong pa rin sa ibang anino kasi di kinaya ang init ni Haring Araw. Hindi ka magiging Batman, Robin. Skillset mo hindi pang all-around, Robin. Laglag sa isa buhay, first round, Robin. Sa'yo uubusin aking buong rounds, Robin. Sa'yo uubusin aking buong rounds, Robin. Robin, alalay, baka sabihin may tagasulat din ako. Kung pagbibintangan mo kong my ghostwriter, abay gumagawa ako ng sarili kong multo. Paranormal expert, mali ang iyong hirit. Wala akong ghostwriter, malakas lang ang fighting spirit. Kaya pahirapan na nga ang pagbitbit nitong ulo kong mabigat. Sumisikip ang aking bungok pagkat tumataba ang aking utak. And thorn between two lovers, playing like a fool. Loving both sunugan and flip-top is breaking all the rules. Sa love siya ay blinded. Dikit sa magkabilaan na para siyang double-sided. Pero love is patient, love is kind. Dun siya sa mas malakas ang kita kahit pa daw love is blind. Kasi sip-sip sa dalawang liga. Bumubulong sa magkabilaang tenga. Sumisiksik na yung sip-sip, nakakasuka itong makita. Parang tenga ng aso, tapos ikaw yung garapata. Host ka sa Bigo, right? Pwes huwag kayo na ma-excite. I-decline nyo yung invite. Siya mismo yung host. Siya din mismo yung parasite. At may kumpare kang inahas. Hita ng kumare mo iyong hinimas-himas. Ginalaw mo't nilamas. Pinatukan mo sa loob. Ayun, nagkaanak ka sa labas. Kahalayang itinanim. Nagbunga ka, walang yaan. Musmus na ka, muwang-muwang. Di maarok na kahirapan. Yung anak mo sa labas. Di mo maipasok sa paaralan. Di ko maintindihan. Construction worker ka pa naman. Gumagawa ka ng bahay, pero sumisira ka ng tahanan. Nanalakay ng ibang kuta, ibang asawa gustong makuha, magsasakang Pilipino nang aararo ng hindi kaniyang lupa. Kaya ito'y kaso sa pagpatay, yung suspect out of his mind, out of his senses, para ka raw sirang outlet, sinaksak ka kamakailang beses, idol mo si Luffy, pero di nakauwi na One Piece, pagkat katawan naging hati. Hindi ka sa dagat nakapagtupis. Pangyayari mabilis. Di man lang nakapag-blink. Hindi ito bandang tripis. Kalunos-lunos ang sinapit nitong umaasa lang sa four-piece. Pero nilinis yung crime scene. Or suspect will suffer the consequence. Kaso may natirang dugo sa simento. Kaya concrete yung evidence. Nadakip yung salarin. Nadakip yung salarin. Pero nanatili siyang maangas. Umiinom pa ng isang tasang kape habang kinukunan siya ng mugshots. Kaya ako yung nag-confess. Ako yung eyewitness sa kasong murder. Ikaw nga si Master Pito, pero ako naging whistleblower. Kaya sa pamilya, seryosong pakikiramay. Gamit mababaw na references, magmamalalim lang ako pag sinabi ko ng my deep condolences. Lingbarat, pahinga natin! Ang galing ni Plaridel, no? Pero baliwala rin. Ang ilan yung teacher nyo? Ubod ng sinungaling. Sinabi ko na nga di ako construction worker, putang ina mo. Isa pang ganyan mo, aayusin ko na bahay nyo. Hayop ka, construction ka lang. Sino ba minanmanan mo? Baka hindi ako. Putang ina to. Construction worker, cement. Tanga-tanga ang putang ina to. Hayop ka, nag-one-piece reference pa. Mali ka dun. Di ubra yung One Piece reference, don't you worry. Pamangkin ko si Wano Kuni, tropa ko si Enero TV. Yan. Kaya di ubra sa akin yung body. Baka mabura ka lang dito parang Boyd Century at God Valley. Oh, wala nakakuha. Tangkina nyo kasi. Game? Alright, round 3 na. Let's talk about your existence. Sa liga, para ka pa rin baguhan na kulang sa experience. Nauna ka pa sa akin mag-flip-top, di ba? May 1 minutes ka na dalawa. May battle ka na 5, tapos sa akin 11. Hindi ka ba nagtataka? Alam mo ba, ako ang donor ng iyong sense of humor.
Ngayong gabi ako ang iyong magsisilbing tutor. Uuwi kang may standing na 2-4, tapos meron ka pang 2 more and there's no more. Para ka magtatanghal sa harap ng principal na nananampal na mga gurong nangangatal. Yan. Binubuli ka ng iyong mga mag-aaral kasi naging teacher ka lang naman daw dahil tuwing plug ceremony ikaw yung naglilid ng dasal. Yan. Ganun siya ka-cool. Tuwing Monday lang siya kailangan sa school. Ba't di ka nalang mag-vlog? Vlog. Punta ka ng Russia tapos iwagayway mo yung ating Philippine flag. Habang sumisigaw ng 0 divided by 0.2 is equal to 5. At kung ikaw ay bago lang palang sa channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Habang may mga missile na dumadive. Ang ina mo ka. O baka mag-riba, sabihin. What di mo gawin? Hindi na kailangan, Kap. Nasa sinapupunan pa lang ako ng mahal kong inay ay malupit na ako mag-rap. Ikaw tanggapin mo na lang na talagang ayaw sa'yo ng rap. Kung ayaw mong ma. S-L-A-P. S-L-A-P. Diba? Slack, slack, slap! Tanga! Di mo ko kaya maparap battle o maparap music, sir. Kasi papakainin lang kita ng aking pubic hair. Walang kwenta yung mga hiniram mong meta-meta por iho. Pag ang kalaban mo si Master Pito, talagang meta. Meta mood ka pa sa pisngi mo. Tangina mo ka. Pangalan ng grupo nila, Candelabra. Palakpakan! Meron silang subscribers na 481. At dahil lagang subscribe ako, edi 480 na lang. Ganun lang magmat, sir, ha? Meron silang music video. LSS ako sa chorus, mga madamat, sir. Sabi nilang dun, oh, inhale, exhale, inhale, exhale. Okay ng ina. Inhale, exhale. Ano yun? Sa impyerno kayo nagbubuntong ininga? Tang ina, di ba narinig mo yun? Sinad ko yung link dito, naulol. Inhale, putang ina. Meron pa isa. Title naman, Ningas. Meron din video. Nakakahilo. Puta, magkano binayadyo doon? Puta, parang ginanong-ganon lang kayo nang nagbibidyo. Mga siraulo ang puta. Ano? Rap-raban pa talaga gusto mo? Oh, ngayon lang to, pagbigyan niyo ako. Listen. Mula blind rhyme, crazy family, bahay, katayat hanggang sa flip-top. Hanggang ma-hospital ako, nagtaka yung mga doktor, bakit yung blood type ko daw hip-hop? Oh! Oy! Bars ba yun? Puta, marunong pala ako nun. Siguro, lumabas lang ako sa maling panahon kasi kung nagkataon sila Luni at Smaglas yung mga kaakbayan ko ngayon. Tang ina, baguhan man ako sa eksena pero never ako nagpahuli. Kilala mo si Jonas, Sinyo, Shernan, may kulabo kami. Hindi lang yon, marami pa pre. At madadagdagan pa yon matapos kita kulatain ngayong gabi. Ha? Wala pa man ako sa liga, yung pangalan ko na Masta ay sagrado na mantra. Ano mang oras pwede kipamalit kung sakaling... May ma-stroke sa chakra. Hindi, huwag naman sana. Joke lang, putang ina, di ba ayaw nyo ako nagiging seryoso? Putang ina nyo. Okay, ano ba gusto nyo? Yung mga banatang malasayad? Sayad, okay, sayad. Pagbarado, wala babo, sinusundot, binubomba. Pag nag-rap siya, para mga tropa ko nakadroga. Bukas, sara, mukhang, tanga. Lubog, mata, lubog, panga. Ina, ayoko nung ganun. Mistake na lang ako sa ganito. Okay. Freestyle lang ko na lang kaya itong si Hung Hang. Habang yung bangkay na mga mahal sa buhay ay ginagawa kong baitang. Baitang. Oo, hagdan na magagamit ko sa aking pag-aakit baba. Bang! Bang! May buhay pa pala! Putang ina ka! Dalawang linggong paghahanda, tatlo naman yung kay bakla. Para kang sumasapak sa matandang puno, mapalabas mo lamang yung dagdak. Malabo kang maging badda, kahit na anong paksa. Eh, puro ilusyon lang naman yung ekspektasyon sa'yo ng madla. At puro kayo matanda, pandak. Isa pang English mo, sasampalin ko lang kayo ng aking NSO. Ayan, Kuya Kev, putang ina, tignan niyo. Ah! Putang ina mo! Ah! Putang ina ka! Putang ina mo, naalala ko na naman yung putang ina yung chorus. Kung ganun, i-reveal ko na lang na pag tinalo kita, meron akong bonus kay Boss Pibus. Yan, kaya good luck sa mga orado, galingan nyo na lang. Kung ayaw nyong isa-isang maatrasan na minang Pantayo Band. Tang! Okay, pagsalaban na yun! Flip Top Zoning 15, Plaridel vs. Master Feet. Mag-iay kayong lahat kung nagustuhan nyo yung laban na yun. Sobrang solido. Shoutout sa kanilang pareho. Ang boto ng Horado, 3, 2,
Magigay para kay Master Fit. Shout out sa inyo lahat. Congrats pa rin kay Plaridel. Siya lang pinaganda ko ng ganito. Okay ng ina, di ko pa nga nalabas to. Bensha! Wow! Judges. Hello, JK nga pala. Plaridel vs. Master Fit. Ako yung isa sa bumoto kay Plaridel. Magkaiba kasi sila ng style. Para sa akin, mas naging epektibo yung kay Plaridel. Tamaan lang ko talagang bara sa bara. Pero dun sa mga komedya, sa pagpapatawa na ako, din naman ni Master Fit yun. Pero para sa akin, mas naging epektibo yung banat ni Plaridel at mas malinis yun. Isa ko sa bumoto kay Master Fit. Kung humor talagang lamang talaga si Master Fit din. Pero kung pangkalahatan talaga, para sa akin, Master Fit eh. Para sa akin, Plaridel eh. Round 1 at 2 Plaridel, round 3 tayo. Round 3 talaga yung pinakadumigit. Pero para sa akin, mas nadaig talaga para sa akin yung pen game ni Plaridel. So, Plaridel, binoto ko. Hello, binoto ko si Master Fit, no? Kasi sa round 1, medyo dikit yung round 1 nila. Nagustuhan ko lang dahil fan din ako ng joke, mas nagustuhan ko lang pag-entertain yun o ni Master Fit noon. Tapos, yung round ni Plaridel, malakas lang talaga. Kaya lang medyo nakulangan ako sa presence niya, no? Lalo lang ako. Tapos, medyo hindi siya nagpapalit ng angle na ginagamit. Tapos sa round 2, yun, binigay ko yung kay Plaridel kasi lumaylay si Master Fit. Tapos, medyo sa umpisa ng round 2 ni Plaridel, ano rin sa lumili. Pero sa bandang huli, doon na sunod-sunod yung suntok. So, binigay ko ng round 2. Tapos round 3, binigay mo kay Master Fit. Dahil yung entertaining na, ano, na hinahanap ko, binigay na sa Master Fit. Yo, Batang Rebelde. Ako yung bumoto kay Master Fit. Feeling, ano lang, round 3 lang yung naging deciding factor para sa akin. Feeling ko nung round 3, mas maiksi yung setups ni Master Fit. Pero sobrang dikit ng battle, kung pwede lang sana ng tabla. Kaso, yun nga, mas malakas yung panapos pati ni Master Fit. So, yun, binoto ko Master Fit. Ay, Plaridel. Yung binoto ko si Master Fit. Bakit? Round 1, para sa akin, medyo lamang si Plaridel ng gahibla. Sobrang gahibla lang ng lamang niya. At props lang, syempre, sinubukan niya gawin yung estilo ni Master Fit, sinubukan yung mag-comedy, which is good. Maganda naman yung kinalabasan para sa akin. Round 2 para sa akin, konting-konti lang din yung lamang ni Master Fit doon. And then yung round 3, pucha, yung round 3 ni Plaridel, akala ko nga killer round na, parang siguro pucha, tapos na yung battle. Kaso pagdating naman nung round 3 ni Master Fit, parang pareho sila doon nila tinodo yung pareho nilang mga sulat nila sa round 3 pareho. Ang daming pinakitang elements ni Master Fit. Although sabihin natin, sige, comedy siya, pero marami siyang pinakitang iba't ibang style, lalo na pagdating sa rhyming na medyo para sa akin doon lumamang si Master Fit kay Plaridel pagdating sa rhyming. At ayun, talagang nakita niya naman siguro sa video kung paano na-dominate ni Master Fit yung round 3. Although sobrang lakas din talaga ng round 3 ni Plaridel. Pero ayun, siguro bumagsak sa preference na para sa akin mas nabasag ni Master Fit yung style ni Plaridel kasi may angle si Plaridel na construction worker na nirebat na ni Master Fit na hindi nga siya construction worker. So parang doon pa lang parang nabasag yung angle na yun. Then syempre siguro wala na magagawa si Plaridel, ayun yung nakasulat sa rounds niya para ayun, kaya ayun, binoto ko. Pero kahit anong mangyari, napaka-solid pa rin yung laban. Congrats pa rin kay Plaridel. Congrats, Master. Ayun, masaya kasi nagawa ko yung gusto kong gawin. Lumakas yung confidence ko dahil parang feeling ko, ang lalayo nung binabanat niya sa akin, like yung mga angulo niya na sabi ko, wala, hindi ako yun. Ang galing ni Plaridel, no? Pero baliwala rin. Hanggilan yung teacher nyo, ubod ng sinungaling. Sinabi ko na kan, di ako construction worker, putang ina mo. Isa pang ganyan mo, aayusin ko na bahay nyo. Hayop ka. Kaya sabi ko, wala nang parang ang layo. Sabi ko, gusto ko sana mag-rebut ng marami, kaya lang, buti na lang, nag-focus na lang ako sa rounds ko, kaya ganun. Mula blind run, crazy family, bahay, katayat, hanggang sa flip-top. Hanggang ma-hospital ako, nagtaka yung mga doktor, bakit yung blood type ko daw hip-hop. Oy!
bars ba yun? Ayun, maglalabas ako ng album. Siguro December target launch ko. Tapos, ayun, may page kami. Pangkat ng Amul TV. Sana support nyo kami dyan. Dyan kami, nangungulit kami dyan. Naglalabas kami ng mga kulit na video. Kaya, ayun, sa mga nanonood, maraming salamat palagi sa mga nanonood ng live sa YouTube. Siyempre, punta rin kayo sa YouTube ko, Master Pito TV. At abangan nyo, sana pag pinalad, makalaban na tayo sa ahon, mas gagalingan pa natin lalo. Yeah!